Ayun. Ayun, yun yung nakikita na sa wakas, finally, guys. Finally, finally, finally. So, ayun, guys. Andito tayo sa, ano, andito tayo sa Changhua. Near dito, so, since nasa Changhua tayo kanina and naghihintay pa tayo ng appointment, kaya tayo pupunta dito. Kaya na tayo pumunta dito sa malaking Buddha dito sa malapit lang dito sa place natin, dito sa Changhua. Yun. So, hindi ko lang alam kung paano natin palalakihin itong screen natin kasi hindi ko pa masyadong kabisado yung pagla-live stream using this StreamYard. We are live now using our StreamYard. So, akitin natin, lalapitan natin yung Buddha. ¿Eh? Ayun, sa wakas, finally, finally talaga, finally, napalaki din natin, guys. So, ayun, nandito tayo ngayon sa Buddha, and naayos ko na yung ano, naayos ko na dito, naayos ko na finally 4 minutes na, ngayon ko lang naayos itong setup ng ating live. So, nandito tayo, lalapitan natin yung ating Buddha. Share, wait lang. Share muna natin yung ating live para mas marami tayong nanonood. And dyan tayo nag-stay ng matagal. Share natin, share natin. What am I to share? What should I share? Hello, thank you so much for watching. So, andito tayo ngayon sa Buddha. Lalapitan natin siya, guys. Napakainit. So, thank you so much for watching. Sa nanonood. Napakainit, ah. Mag-isa lang tayo, guys. Langga TV, hello. Laagan. Laagan TV, hello. Thank you for watching, kapatid. Balikan kita mamaya. Sana mag-i-stay ka. Kung ilang minuto yung ano mo, mamaya babalikan kita. Kumusta po? Saan sang bansa po kayo, kabayan? Laagan TV. Hello, hello. So, lalapitan lang natin yung malaking Buddha. Saan ba yung way papunta doon? So, this is my first time mapunta dito.
Mag-isa lang ako ngayon kasi hindi ko naman na-expect na makakagala ako ngayon. Lalapitan natin siya. Welcome, HK! Wow, Hong Kong ka pala kapatid. Dito ako sa Taiwan ngayon. Taiwan po ako. Hong Kong din pala. Hong Kong pala. So, ayun. May mga nagtitinda din pala dito. Napagod na ako. Main channel mo ba ito, kapatid? Yung Laagan TV? Ito ba yung main mo? Main account mo po ba? Main account mo po ba ito? Oh, merong ano, Dove. So, yun, naakitin natin dun sa taas. Pagod na ako ah. Wow! Laki nga pala niya. Ito na siya, guys. Big Buddha, ang laki nga niya. Salamat sa pag-stay, kapatid. Laagan TV. Hong Kong ka pala, no? Ako naman is Taiwan. So, nandito tayo ngayon sa malaking Buddha. Yan na siya. Wala ka bang planong lumipat dito sa Taiwan? So, ang init ah. Malaki, maganda dyan sa ano eh, maganda dyan sa Hong Kong kasi every Sunday yata yung day off dyan. Madam, Big Buddha yan. Oo, Big Buddha siya. Kasi napakalaki pala na ito, ngayon ko lang siya malapitan. And ang ganda ng view dito guys, ayan o. Kitang-kita sa, ano, sa baba. StreamYard yung gamit ko, hindi ko alam, first time, second time ko pa lang itong gagamitin, hindi ko alam siya kung paano siya i-back front. Ano ba yun? I-back front. Ano ba talaga i-back front? Yes, Sunday off. Oo nga, nakakaingit mo, pwede ba ako lumipat dyan? Kasi every Sunday, ano yan, yun eh, every Sunday yung day off dyan, eh, dito madalang lang yung day off. Ayan, ang ganda dito sa ano. Ayan, nakikita nyo ba? Ang ganda dito sa, ang ganda ng view dito. Main account mo ba to? Laagan TV? Hindi pa dito ah. Pwede ba ako lumipat dyan? Same lang ba yung sakit natin dyan? Oo nga, masabi nga nila, mas ano daw, mas maganda dyan. Kasi talagang every Sunday talaga makakalabas ka. Gusto ko yung view dito, sarap naman. Paano ba pabalik ta rin itong ano? Hindi ko kasi alam. StreamYard. More setting. Nasa setting siya. Tapos camera. Tapos face. Ah, yun, babalik ta rin lang pala siya. So ayun. Paano na yun ibabalik? Baka makakancel ko na naman dito. So ayun, nabaliktad ko na yung ano, first time ko tong gamitin ni StreamYard. Second time kasi kahapon nag-play na din ako. So, dito ako sa magandang view na to. Ay! So, mag-isa lang ako ngayon. 30K minimum sahod. Wow, ang laki! Pwede na pala akong lumipat dyan. Anong mga requirements dyan? Di ba ni Honggu yata dyan eh? Ni Honggu ba yun sa ano? Malaki pala ng sahod dyan. Tapos yung sa 4 Sunday ba, makakalabas ba yun?
Lamig dito ah. Sarap naman. Out of plan na gala ko to guys kasi hindi ko naman alam talaga gagala. 4 o'clock pa kasi yung appointment ko and nag-search ako ng mga malapit sa place ko ng mga tourist spot dito sa Taiwan and yun, na-search natin ito. Pinuntahan natin. Lapit lang pala. Clear ba siya? Yes, ang laki. Laki noon. Ilang taon ka na dyan sa HK? Lapitan ko. Gusto kong lapitan ng as in, napakalapit yung kuda. Babalik na rin natin ulit. Para makita ninyo yung camera and then back front. Ayun, lalapitan natin ulit yung ating Buddha na malaki eh. Apply ka lang sa Pinas, sa agency sa Pinas. 4 years pa lang, same tayo. Magpo-4 years pa lang din ako dito sa Taiwan and plan ko yung lumipat-lipat din kasi para may mga bago ano tayo. Tsaka ang kaibahan mahirap din dito kasi kahit nakalagay sa contract natin na pwede tayong mag-day off and pagdating na dito, kung depende dun sa mga pasyente natin, yung mga alaga natin, kung hindi sila pwedeng iwanan, talagang hindi tayo sacrifice na hindi makaka-day off like sa akin ngayon na madalang nakalabas. Ngayon kasi meron akong follow-up check-up and yun, 4 o'clock pa yung schedule natin, kaya tayo nag-ano, Diyos ko Lord. Diyan yata sa HK, automatic yun eh. Every Sunday talaga day off. E dito, depende dun sa sitwasyon ng ating mga alaga. Kaya gusto ko ding lumipat sana dyan. Sana makalipat. Soon. Hi! Yun! Big Buddha dito sa Changhua. Magpo-4 years pa lang din ako dito. Puto tayo dito sa likod niya. Ano yung mga nandito sa likod niya? Monica na ba, kapatid, Laagan TV? Bago pa lang yung channel na to, yung sa Kabayan channel ko. Oh, dito marami silang mga, ano, yun o. Tapos inlalapitan natin siya. Iikot po kayo dito guys sa likod din ng ating malaking Buddha. So maganda yung place dito. Wow! Green, green, green. Naka-refreshing. Refreshing yung place. Dandikit madam. Thank you so much sa padikit. Sana mag-i-stay ka kapatid. Kasi alam mo, bago pa lang yung ano na channel ko na to. Ah, may bird! Ah, hello, Buddha! Bago pa lang yung channel ko kasi yung sa main account ko is nawala. Didikitan din kita mamaya. Tatambay din ako kung nag-ELS ka. So refreshing yung lugar na to ah. Palakad-lakad lang tayo dito, guys. Ipapasyal ko muna kayo. Sana nagugustuhan ninyo yung place. Ah, meron din study doon. Lalapitan natin.
May dinosaur. Ah, para. Oh, dito pala sila pumunta na yun. Ang ganda ng temple. Wow, ang ganda ng temple. So yun, medyo na siya nakasulat. Hindi ko alam po na yan. Ito yung likod ng malaking Buddha, guys. Ganda ng temple. Ano pala ito? Ukit? Nakaukit siya. Ang dinosaur. Dragon, dragon pala yan. Ano yun? Ukit na ting, ting, ting. Ah, so may mga ano din pala dito sa ano, ilalim ng temple, ng ilalim ng ano, temple. Meron silang mga, may mga, ay! May square root doon! May square root doon. Ayun, ayun, ayun. Ah, huwag ka bababa. Ka bababa. Ayun, may mga bilihan dito sa ilalim ng ano. Kabasinalihan, matagal na nakadikit. Ano yan? May group ka ba sinalihan? Matagal na nakadikit. Ah, oh, oh, baka eh kasama baka kasama kita dun sa ano sa kasi bago lang yung account ko na to, sis. Ah, kasama kita dun sa grupo ng ano kasi ang grupo ko pa lang dito yung sa may mga na demo. Dun ako. Ay, sus. Baka dun tayo magkasama, sis. Sa group natin doon. Sa GC. Hi, thank you so much for watching sa bago nating nanonood. So, palakad-lakad lang tayo dito, guys, para hindi tayo mainip. Papasyal ko muna kayo dito sa ating Big Buddha dito sa Changhua. Sa mga kapwa ko OFW, OFW all over the world. Dito naman sa Taiwan. OFW tayo ng Taiwan, Kabayan Channel yung ating channel. So, anong meron dito sa baba? Tingnan natin yung anong meron dito sa baba. Kung naglilinis sila, nagpo-fogging sila sa baba. So, hindi tayo pwede doon. Malikabok. Maalikabok sa baba. Hindi ba magalaw yung ano, hindi ba magalaw yung video natin? Kasi naglalakad ako, palakad-lakad, din nag-i-stay sa parang sa mag-chowa, din nag-i-stay sa isa't isa. Char!
May mga ano sila dito. Ito, 2021. Ano meron dito? Chinese naman kasi. Indian. Hindi po yung tatang. Ito, meron siyang kampana dito, guys. Meron siyang kampana. Oh, oo. Yan yung kampana niya. Kasi second account ko na to, sis. Yung main account ko is naulan ng ads. Kaya itong second account ko, yung ginagamit ko na muna ngayon, pansamantala. So baka doon kita kasama. Hindi ko alam kung paano gagamitin pa masyado itong ano, hindi ko nga ma-share eh. Private chat. Hindi ko alam kung paano siya i-share. Ito dito. Then, mag-i-stay muna tayo and magkukwentuhan. After that, pwede na natin siyang ano. Upo lang ako dito sa... Ganun pala sila magwalis. Ganun pala sila maglinis ng ano. Ayun no. Naan lang nila. Pinapahanginan lang. Ganun pala sila magwalis. So, babaliktad natin yung cam natin. So yun guys, ang gulo na ng hair ko. So sa mga hindi pala nakakilala sa akin, ano sabi? Enjoy, madam, enjoy your day off. God bless. Busy na ako at may pasok akalaga ako. So hindi ko day off ngayon sis. So okay lang, okay lang. See you sa next video mo. Thank you so much sa pag-stay mo kapatid. And so ayan, thank you so much sa pag-stay mo kapatid. And okay lang, sige. Sikasuhin mo na yung alaga mo. So kwentuhan muna tayo for our, kwentuhan muna tayo ng maiksi-maiksi lang sa mga kapwa ko OFW sa kahit saan bansa kayo, kahit sa ako kasi dito ako sa Taiwan and magulo yung hair natin kasi yan mahangin dito kanina. Dito ako ngayon sa Big Temple and magkukwentuhan tayo bilang isang OFW guys, napakahirap ng malayo sa pamilya natin. Yung tipong kagaya sa akin ngayon, personally na nararanasan ko yung drain ako, drain sa, dahil siguro sa malayo sa pamilya and nagpa-check up tayo. Nagaling actually kanina, meron galing tayo dun sa nagpa-check up tayo and habang hinihintay natin yung isang appointment natin na 4 o'clock, kaya tayo napunta dito sa ating, sa malaking Big Buddha na yan. Tips ko na lang sa mga kapwa OFW, since ang channel na to is para sa ating lahat, ingatan natin ang ating health kasi ito yung parang pinakapuhunan natin. Huwag natin abusuhin, lalo na malayo tayo sa ating pamilya, walang ibang kundi nag-aalaga sa atin, lalo mga caregiver dyan, mga kapwa caregiver.
So tayo yung nagbibigay ng alaga, pero pagdating sa sarili natin, minsan nakakalimutan na natin, hindi na natin naaalagaan yung ating mga sarili. So ayan, minsan nag-iingot ako niyan, guys. Nag-iingot ako talaga minsan pagka ano. Kasi bilang isang OFW, minsan nakakalimutan. Hindi naman siguro nakakalimutan ka ng family mo, kung hindi, dahil hindi ka na nila nakikita sa presensya nila, kumbaga hindi ka nagiging prioritize na nila. Malayo tayo. So, ayun, kung napagdadaanan nyo yung mga sitwasyon na mga ganun, never give up tayo, guys. And aalagaan natin yung ating mga sarili. Kasi ito yung parang pinakukunan natin. Alagaan natin yung ating health. Meron tayong nararamdaman. Ayan, mag-ano tayo agad. Mag-check up tayo agad-agad. See you sa next video. So, okay lang, sis. Sige. See you sa susunod nating video. Ah, nangamit ako. Pwede ko pa siyang ilapag. Hindi. Napagod ako. So, pahinga muna tayo dito ng mga ilang minuto. And mamaya. Sana yun, pinashare ko pala kayo dun sa baba. Pero okay lang. Patamsak po. Patamsak naman po kasi sa first, second channel natin ito. Paano lang natin. Malayo. Okay lang. Masarap na mahirap ang magiging isang OFW kasi mahirap sa point na may, halimbawa, may pinagdadaanan ka, lalo na sa health, na malayo sa pamilya. Masaya naman the other side kasi siyempre, meron kang kahit paano, lalo ngayon sa panahon ng pandemic, meron kang mapagkukuhanan ng another source of income. Meron kang mapagkukuhanan ng another source of income na kumbaga yung mga iba na wala ng trabaho, na wala ng pagkakakitaan. Pero tayo bilang isang OFW, tuloy-tuloy pa rin. So, kung isa kang OFW na umuwi ng Pinas dahil sa pandemic and na-stranded, eh, sad to say, talaga mahirap na makakabalik. So, kung ikaw naman hindi ka pa naka-uwi and nasa abroad ka pa lang, so, alagaan mo yung sarili mo and then yung trabaho mo, pangalagahan natin. Kasi minsan dumarating din ako sa point, hindi man ako, pero yung mga ibang mga kakilala ko, dumarating sila ng sa point na parang nagsasabi na sila nakakatamad pumasok, ganyan-ganyan, daming reason. Dami-daming reason nakakatamad pumasok. Parang tinatamad na ako, ganyan-ganyan yung mga sinasabi. Sana isipin natin na we are so lucky, we are so very lucky kasi meron pa rin tayong trabahong ganito na inaasikaso. Talagang iba is wala na silang mga trabaho. So lucky po tayo and alagaan natin yung ating mga trabaho, ulit yung health natin. At saka ito pa yung tips ko sa inyo is singit natin yung hindi lang singit-singit, talagang isasama natin sa schedule natin yung pagiging malapit sa Diyos, babasahin natin yung Word of God, lalong-lalo na sa gabi, walang tayong ginagawa na hindi lang pagsiselfon yung pinagtutuwan natin ng pansin pagkatapos ng trabaho natin. Gawin natin ng paraan, guys, na maisama yun natin sa schedule natin, yung pagbabasa, pag-meditate ng Word of God. So yun, as in sa akin ngayon, yun talaga yung, excuse me, as in sa akin ngayon, binibigyan ko talaga ng panahon ngayon yon kasi para sa akin, bilang isang OFW, nagiging matag ka, nagiging malakas ka, malakas yung loob mo, malakas yung parang kahit ano yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo sa buhay, kung nagbabasa ka, kung binubulay-bulay mo yung banal na salita ng Diyos, kung inaano mo siya, parang nagiging sentro siya ng buhay mo. Masasabi ko na lahat, kahit anong pagnagdadaanan mo, kahit ano yung mga pagsubok na dumarating sa'yo, nakakayanan mo, nagiging strong ka. Lalo na sa pagdating sa pamilya mo, pagdating sa financial, mostly na nagiging excuse me again, nagiging problema natin bilang isang OFW, pagdating sa financial and sa relationship, yung iba na watak-watak yung pamilya, yung iba naman lumalayo na yung loob, lalo na yung mga may mga kapwa na lalo na yung may mga anak na napag-uwi na ng Pinas, malayo na yung loob ng mga anak. Siyempre kasi wala, malayo tayo sa mga presensya nila.
And wala tayo sa mga times na kailangan din nila tayo. So hindi natin sila masisisi si, and babawi na lang tayo. And hoping na talaga in tips ko na lang din sa mga pamilya din na naiiwan sa Pinas. So bigyan ito lang din ang ano ko. Sana bigyan nyo din ng time yung mga bigyan nyo din ng time yung mga mahal nyo sa buhay na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi hindi lang, kumbaga yung stress nila na naranasan nila sa mga amo nila. Then, ang dami nilang mga pinagdadaanan, like us, like me. Personally, ako mismo nakakaranas doon na can you imagine na meron siya lang iniinda sa katawan, and then meron din silang anong tawag nito, pagod din sila sa trabaho, syempre, and then ganyan pa yung magiging sitwasyon pagod din sa pamilya. So sa mga pamilya din sana na nasa Pinas, pangalagahan yung mga pinapadala ng mga kapwa nating mga OFW, hindi pinaghirapan nila yan. And hindi yun basta-basta, guys. So ayun. Ganun na lang, and thank you so much sa lahat ng nanonood, and huwag sanang kakalimutan na suportahan itong bago nating channel. Subscribe and click the notification bell button, kasi napaka-importante na ikikiniklik yung notification bell button para every time na nag-upload tayo ng videos is nakikita ninyo, nag-notify sa inyo, guys, para wala kayong na i-skip na mga videos natin. So yun, thank you so much for watching, and God bless us all. Stay safe and healthy, everyone. Love you, bye-bye.